ang sikretong paglalakbay ni Jane Freak sa Dark Continent. Pag-usapan natin yan, mga idol. Bring me out, come and find me in the dark now. Every day by myself I'm breaking down. At ngayong araw nga, mga Lodi, itatalakayin natin ang lihim na paglalayag ng alamat na Hunter sa madilim na kontinente. At nagsimula nga ang lahat dahil sa isang pangako sa nakaraan na kailangan tuparin ngayong kasalukuyan. Dahil sa nagdaang panahon, ang tatay ni Jane Freaks ay na-assign sa isang danger mission sa nakaraan. At sa mission na ito ay buhay niya ang nakataya dahil ang lugar na dapat puntahan ay walang iba kundi ang Dark Continent. At bago nga niya gampanan ang kanyang danger mission, ay nagpaalam muna siya sa kanyang may bahay. Ang kanyang asawa at sa kanyang batang anak, na si Jane Freaks. Sa kanyang pagpaalam, ay tinanong ng batang Jane, nasaan daw ba pupunta ang kanyang ama? Pero sagot lang ng tatay, nasa malayo daw. Kaya tanong ulit ng batang Jane, na kailan daw ito babalik? Pero hindi sumagot ang kanyang ama, at ngumiti lang ito sa kanya. Kaya sabi ulit ng bata, na mangako po kayo, na babalik kayo dito. Pero ang tatay ni Jing, eh hindi ulit sumagot at hinawakan lang siya nito sa kanyang ulo. At sabi niya, na magpakabait ka anak. At dahil hindi nangako ang kanyang tatay, kaya ang batang Jing ang nangako sa kanyang ama. At sabi niya, na kung hindi po kayo babalik, pangako, hahanapin ko kayo kahit anong mangyari. Kaya ang tatay ay napangiti sa kanyang anak, at sabi niya, na sige, kung sakaling hindi na ako makabalik, paantayin na lang kita sa lugar na iyon. At sa paglipas na ng panahon, eh hindi na nakabalik ang kanyang ama. Kaya sa pagtungtong ni Jane Freaks ng 12 taong gulang, eh dito niya nainumpisahan ang pagtupad sa kanyang pangako sa kanyang ama. At sinundan niya ang yapak nito bilang isang hunter. Kaya siya ay agad na pumunta sa hunter organization para lumahok sa gaganaping pagsusulit. At mapalad nga siyang nakapasa sa first take ng hunter exam. At dinulat niya ang lahat ng mga examiner sa kanyang galing at talento. Dahil siya lang ang bukod tanging nakapasa sa hunter exam nung mga pagkakataon na yon. At pagkatapos niya maging hunter, eh dito sinimulan niya nang hanapin ang kanyang nawawalang ama. Kaya naglakbay siya na naglakbay sa kilalang mundo para hanapin ito. At napakarami nga niyang napuntahan at nalutas na mga misteryosong lugar sa known world. Hanggang malibot niya na ang kilalang mundo, pero hindi niya pa rin nakikita ang kanyang ama. Kaya sabi ni Jane Freaks sa kanyang isipan, na mukhang wala sa mundong ito, ang aking ama. Kaya dahil dyan, eh napagdesisyon niya nang pumunta sa kabilang mundo. At yan nga ay walang iba, kundi ang Dark Continent. At sa pagpunta nga ni Jane Freaks sa lugar na yan, eh sabi niya, nakakaiba nga daw ang presensya ng lugar na ito. Dahil napakasamang aura ang pumapalibot sa lugar. At mukhang kailangan nga daw niyang mag-ingat ng sobra-sobra. Dahil kamatayan ang nagbabadya sa kanyang pagpasok dito. Pero kahit na ganun, eh pinagpatuloy ni Jing ang kanyang paglalakbay sa delikadong kontinente. At nagawa niyang matalo ang iba't ibang halimaw na kanyang nasasagupa. Pero bulong niya sa kanyang isipan na mahihinang mga nilalang pa lang daw ang mga nakakalaban niya. Pero ang lakas daw ng mga ito ay sadyang kakaiba na. Dahil kung ikukumpara daw ito sa kilalang mundo, eh napakalalakas na ng mga halimaw na ito. At dagdag pa ni Jing sa kanyang isipan na mukhang napakaraming malalakas na nilalang nga daw sa mundong pinasok niya. Kaya dahil dyan,
lalong naging maingat si Jing Freaks, dahil ang mahihinang mga nilalang pala dito, maaaring maging pinakamalakas na sa kanilang mundo. Paano daw kaya kung isang high level o dekalibreng halimaw, ang makalaban niya? Gaano nga daw kaya kalakas ang antas nito? Kaya ang alamat na Hunter, hindi pa dalos-dalos sa kanyang paglalayag, at kada encounter niya sa isang halimaw, sinusuri niya muna ang level nito. Pero habang ginagalugad nga ng alamat na Hunter, ang madilim na kontinente. Bigla na lang may nagpakita sa kanya na isang nilalang, at sabi niyan, ano ang ginagawa mo rito? At dito na nga nagtapos ang video na ito. At abangan nyo na lang mga idol, ang tunay na part 1 sa mga susunod na upload natin. Dahil ang vid na ito, ay exciting moments pa lang sa mga tunay na mangyayari sa unang kabanata, sa paglalakbay ni Jing sa Dark Continent. Dahil doon sa full chapter nyo makikita, ang laban ni Jing sa mga iba't ibang mga halimaw sa itim na mundo. At doon nyo rin makikita at makikilala, kung sino ba ang nilalang na nagpakita sa kanya. Pero dahil wala pa naman sa ngayon ang kabuoang kabanata, kaya magbigay tayo ng kaunting senaryo, review at speculation sa vid na ito. At una nga dyan, ang pagiging magaling na hunter ni Jing. Dahil sa kahit anumang sitwasyon, pinapakita ni Jing Freaks ang kanyang galing at talento. Dahil itong si Jing napakalakas ng pakiramdam, at hindi niya rin binabaliwala ang kanyang mga nakakalaban. Dahil kahit mahina o malakas ang kanyang makaharap, kinakalkyulo pa rin niya at sinusuri ang bawat kalaban. Pero ang malaking katanungan ngayon, sino kaya ang nagpakita sa kanya? Ito na kaya ang kanyang amang nawawala ng matagal na panahon? O kaya naman, ang nagpakita pala sa kanya ay walang iba, ang alamat na hunter sa Dark Continent, na si Don Freaks? Talaga naman mga idol, abangan natin yan sa paglabas ng full chapter. At kung kayo nga rin ay may opinion about dyan, comment nyo na lang yan sa ating comment section, para malaman din namin ang inyong mga opinion, at bago nga tayo magtapos mga lodi, sana ay huwag nyong kakalimutan mag-like, dahil napakalaking tulong yan para sa ating channel. At kung may bago naman dyan, sana ay huwag nyong kakalimutan mag-subscribe, and click the bell icon para hindi ka nahuhuli sa mga latest uploads natin. Maraming salamat po!